Sa sobrang init na po ng panahon, isinusulong na isang labor group na magkaroon ng paid heat leaves. Lalo na ngayon tag-init sa panahon po. Dapat ba to ika nga, payagan o dapat to tutulan? Nako, ito lang ha. Sinabi po ni Ginoong Luis Corral, ang vice presidente ng TUCP, ang abisong ito ay nagbibigay ng pahintulot sa mga manggagawa na hindi po papasok sa trabaho kapag mayroong tinatawag na masyadong mainit na panahon na tulad ng El Nino na nagpapahigpo na kanilang panganib sa kanilang kalusugan. Kapag hindi daw nag-report ang manggagawa sa trabaho, hindi siya matatanggalan ng sahod. Oo. Ito po ay magbibigay po ng ika nga proteksyon sa mga manggagawa. At ito, according to ano ha, ito hinihiling po ng manggagawa sa Dole po na maamendahan na po. Ito yung tinatawag ng default recourse to what amounts to a no work, no pay suspension. Oo, yun po. Kaya nga narito po ang posibleng magiging pros and cons kung ito po ay mapatupad po. Pag-usapan muna natin ang pros, no? Kung meron tayong tinatawag na heat wave. Meron po tong pabor, no, sa mga paid heat leaves. Ang pro po nito, syempre kaligtasan po ng manggagawa, 'di ba? Syempre, eh, ika nga sa sama po ng panahon, sa init po ng panahon, ito ay makakatulong sa pag-iwas una sa aksidente at syempre sa guna dulot ng syempre sa init ng panahon. Ito po yung mga tinatawag na heat stroke. Heat stroke, may heat stroke din po tayong tinatawag. Pangalawa, pagpapahalaga ng kalusugan ng manggagawa. Di ba? Binibigyan natin ng pagkakataon na makapagpahinga, syempre, at the same time naman, ito ay makakatulong doon sa pag-iwas din po sa dehydration at syempre sa mga sakit dulot ng sobrang init. Pangatlo po, mabuting employee and employer relationship. Syempre naman, ito ay nagbibigay pahalaga sa pangailangan ng manggagawa at kalusugan at kaligtasan at syempre naman gaganahan po sila. Ano naman po ang cons, ang negative po nito? Syempre, ang pangailangan ng kumpanya. Di ba? Syempre, kung hindi papasok po dahil sa sobrang init, titigil po ang operasyon. Kung titigil ang operasyon, syempre, titigil din ang kita ng kumpanya. Number 2, pagtaas din po ng gastos, ang kakulangan din po ng produksyon ng operasyon sa kumpanya, eh syempre naman, magdudulot din po ng dagdag gastos. Bakit po? Pag hindi papasok, kailangan may mag-overtime. Diba? At yung mga natitirang manggagawa, kahit di pumasok, eh pwede rin silang bayaran. Diba? Yun din po ang mangyayari. At pangatlo po, yung posibleng pang-aabuso. Eh baka meron nang gumamit nito, eh mainitan lang ng konti, sasabihin niya, hindi muna ako papasok kasi naka-SPF 40 po ako. Ayokong kakagluta ko lang po, eh ayoko naman po umitim, di ba? So baka may umabuso naman po sa sistema. Pero sa pangkalatan, ito lang po, mahalaga ang tamang pagsaalang-alang sa lahat ng mga aspeto na apektado. Yung mga manggagawa at syempre may-ari ng kumpanya. Ultimately, sino magde-decide? Kailangan po mag-decide ang dalawang partido para malaman kung sino po makikinabang. Kayo, sa palagay nyo, payag ba kayo na may paid heat leave? Mag-comment na lang kayo sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.